guys! Welcome back to my channel. Ang gagawin natin ngayon ay kung paano ako mag-ayos ng fridge and ref tour na rin. So, bago tayo mag-umpisa, hayaan nyo muna ipakilala ko sa, o i-share ko sa inyo ang specs ng ref na ito kung bakit ito yung pinili ko. Gusto ko talagang bilhin nung time na yon na pumipili ako ng ref noon, yung bottom freezer. Ang kaso lang, ang sabi ng mga doon sa appliance store, ang sabi nila na mataas daw sa kuryente yung ganun kasi magmumulak. Basta ganun yung explanation nila. So, syempre, takot ako sa natumaas yung kuryente. Kaya, dito na lang, ito na lang yung pinili ko. Pero okay pa rin naman siya kasi pang family of 5 to. Yun, na with 10-year warranty. Doon, nakakabudol yung 10-year warranty. Pero ang ano talaga doon, 2 years warranty yung compressor and service warranty. Ang size nito, yung height niya, 9.6 cubic feet. I-share ko na rin sa inyo yung nagka-trouble to. Magsi 6 years na tong ref namin. Share ko lang yung nagka-trouble siya. Tumago ako sa customer service kasi nga, itong nangyari na to, ito na yung pandemic na. So, dahil sa ayoko nga magpapunta na ibang tao dito sa bahay, in-advise nila sa akin na kasi hindi lumalamig, hindi na bumababa yung lamig sa baba. Dito, sobra naman yung pagyayelo niya. Ang ibig sabihin daw nun, nabablock ng yelo sa taas, kaya hindi bumababa yung lamig sa baba. So, ang in-advise nila, 12 hours defrosting. 12 hours defrosting, ang sabi nila, or reset ang tawag nila doon. So, i-unplug mo to ng 12 hours. Tapos, lilinisin mo yung likod, yung tray, hindi tatanggalin yung tray, linisin lang ng mga foam, ganyan, ng sabon. Yun, tapos tinanggal yung mga ano doon, mga na-stack na mga, kung ano-ano makikita nyo na na-stack doon, konti lang naman. Pero yun nga, nag-yelo talaga doon sa taas, kaya dito nabubulok yung mga veggie, yung lahat ng laman dito sa baba. Kaya nag-design na akong itawag na lang muna, baka, yun nga. Hindi kasi ang sabi nga na sa customer service, hindi nagwo-work yung nabablock ng yelo yung air ventilation or air vent ang tawag nila. Kaya yung lamig nasa taas lang, sobrang magyelo sa taas sa baba na hindi naman dapat. Na at sa baba walang kalamig-lamig. Yan lang, konting tips lang. Umpisahan natin sa freezer. Wow. Yan. Nakikita nyo, puro lang siya veggie. Itong mga veggie na nandito ay tsaka mga ano pala, frozen fruits. Tulad nito, mixed berry, strawberry, pang juices, pang mixed juice sa mga bata. Ito, hindi rin ako nawawala nitong California blend na mixed veggie. Para kung halimbawa wala ng veggie sa baba, meron akong extra na ganito. Yan, ito, spinach. Bumili rin ako nito. Tinaray ko lang naman ito. Spinach. Tsaka ito, mga pang fried rice. Ito, pang ulam na rin. Ganyan. Broccoli. Yan. Hindi ako nawawalan niya mga yan. Oops. Ganyan lang ako mag-ayos ng freezer kasi mahirap naman. Hindi siya kasya sa mga box na lalagyan. Tsaka maliit lang yung freezer namin dito. Ito, napaka-importante ito dito para kung halimbawa kailangan nyo ng mga bata, alam nyo na, pang cold compress. Ito, chorizo. Dito yung mga nagamit na. Ito, tulad nito. O, ano ba ito? Chicken. Ilalagay ko yung mga dried fish dito sa freezer din para hindi siya uurin. Yan, yung mga yan. Dried fish, kung ano-ano. Ayan, dito rin. Nag-iiwan talaga ako ng space dito para kung sakali na may urong ulam na natira, dito ilalagay. Tapos yan, ito sa yellow, ganun. Dito naman tayo sa baba. Dito, yan, nakita nyo na may mga itlog. Pero may itlog din ako sa labas. Dahil marami nga kaming mag-itlog. Pero okay lang siya doon sa ibabaw ng ref kasi hanggat hindi naman inaabot ng isang buwan yung mga nasa tray na mga eggs, kaya okay lang siyang nasa labas. Ito nalagay ko na rin dito kasi hindi na kasya at saka hindi naman siya pwede sa labas dahil alam ko, sa pagkakaalam ko ang mga citrus katulad ng orange, yung mga ganito, hindi pwedeng tumagal sa labas. Lalo ngayon, napakainit ng weather natin, so matutunaw siya ng init. Ito naman yung mga pang pancake ng mga bata.
Yan. Pancake syrup. Ito yung pinakagusto nila. Tsaka ito. Ito, pang kare-kare, ganyan. Pinapapak din ng mga bata. Ito, mayonnaise, pang mga spread-spread na rin. Ito naman sa taas. Yan, nandito yung mga, dito ko nilalagay sa taas yung mga butter, cheese, ganyan kasi dito mas malamig. Kaya dito ko lang siya nilalagay, hindi kung saan-saan. Ito yung creamy spinach. Gusto ng mga bata itong mga spinach, ano, pang dip nila sa mga chips. Itong chunky salsa na to, masarap siya kasi para siyang may mga chunky yung mga, ano, hindi siya basta sauce. Chunky, chunky dun eh. Chunky tomato. Yun. Talaga makakain mo na talagang tomato siya. Ito naman, mas makakain mo dito yung mga spinach. Dito naman sa Yakult, ayan, nakachamba tayo kay SNR. Nakakuha tayo ng 5 pack ng Yakult na red. Itong blue na to, nakuha ko 2 packs maximum sa Landers. Nakakuha ako nitong blue kasi mas gusto ng mga batang maliliit itong blue kasi mas light. Kasi ito, medyo alam mo na merong ano, na, parang natitira siya sa lalamunan. Kaya mas gusto nila yung light. Kaso, dalawang pack lang sa Landers ang maximum order. Ito, first time namin itatry ito ng mga bata kasi nga ako talagang hindi ko talaga hiyang ang regular na mga fresh milk. Ayan, natutunan ko to nung sa ate ko eh. Ito iniinom nila. So, ipatry ko sa mga bata. Itong isa, homogenized milk daw. Tapos, ito namang isa kasi, low fat or non-fat. Kaya dalawa, magkaiba yung kinuha ko. Ito naman, mga chocolate-chocolate ng bata. Ayan. Ganito, mas gusto kong binibili yung naka-individual pack siya. Para nasa-save pa yung iba, hindi yung pag binuksan yung isang lalagyan, nasasayang na lahat. Kaya gusto ko yan, yung mga ganito, maliliit. Alam mo naman mga bata, madaling magsawa. Dito naman tayo. Itong almond milk yan para sa akin. Kasi nga, hindi, may lactose intolerant ako. Ito, tinry ko din sa bata. Nakuha ko to sa Landers. Hindi nila masyadong gusto. Ito, electrolyte drink. Itry nyo sa anak nyo pag kailangan, pag dehydrated o nagtae, nagsuka. Maganda to, pero mas gusto nila yung orange flavor. Kaya nilagay ko to sa ref. Nasa pantry to. Nilagay ko tong apple dito para baka sakaling mainom pa nila. Maganda to kaysa dun sa mga ibang electrolyte na hindi maiinom ng bata. So, nilagay ko rin dito to para sa mga extra-extra tulad nito. May extra chocolate na natira yung mga bata. Dito ko nilalagay. O kaya naghiwa ako ng lemon. Dito ko rin nilalagay pag kami natira. Tinry ko ngayon na bumili ng malalaking ganito kasi para maiba naman kasi medyo nagsasawa na sila sa mga regular na juice na maliliit. Tinry ko itong cranberry at saka itong orange. Itong orange naman gusto na nila talaga to from Landers. Tinry ko na malalaki kasi para hindi na rin masyadong makalat dito sa ref na pagka masyadong maraming maliliit. Kailangan kasi palaging may liquid o fluid ang mga bata, lalo na yung maliliit. Kasi sa panahon ngayon, napakainit at tas mahina sila sa tubig. Kailangan laging may juice ang mga bata. Ito naman, dito naman tayo. Ito yung mga chili sauce, ganyan ito. Masarap naman to. Ito pang pika, pang halo. Maliliit lang kinukuha ko kasi nasasayang lang eh. Hindi naman masyadong nagagamit. Ito, tinry ko lang din. Okay naman. Spanish sardines. Kimchi. Medyo hindi ko nagustuhan. Yan. Strawberry jam. Hindi rin masyadong gusto ng mga bata. Sinisave ko na lang. Regular bagoong lang ang madalas kong binibili kasi yung spicy si kuya lang masyadong ang mahilig sa bagoong na spicy at saka ako. Ito, nilalagay ko dito to sa ref kasi maraming beses na ako nasayangan ng ganito kasi pinakain ng mga langgam. Dito naman tayo sa mga veggie. Ayan, ganyan lang ako. Hindi naman ako masyadong maarte dito. Basta nakapak lang siya.
na halimbawa itong kamatis ganyan, naka-perfect siya. Hindi ko na inaalis sa mga original na plastic niya kasi para hindi siya madaling maluma, basta dry lang siya tapos hindi siya tatagal ng isang linggo, okay naman siya dyan. Or i-blanch nyo. Panoorin nyo yung vlog ko na blanching. Ayan. Ito, yan. Ganyan. Ganyan ko siya ipack. Lemon. Marami akong lemon na lagi ko sa ref para hindi siya maluma. Bumili ako nitong mga sili na, bell pepper. Marami siya kasi, marami talaga yung binili ko. Iba-blanch ko to. Kasi madali itong masira kahit nasa ref. Basta ipack nyo lang at siguraduhin dry. Kung meron to yung parang papel na supot na brown, mas okay yon na ibalot doon yung mga veggie nyo para hindi siya, kung alam nyo matatagalan kayong mag-stack ng veggie or i-blanch na lang. Ayan guys, ganyan ako mag-ayos ng ref. Ganyan ko siya i-organize kasi dito, kaya dito ko siya nilalagay kasi mas malamig dito yung temperature. Kailangan naka-preserve talaga yung mga batoy natin na saka cheese kasi madaling amagin yung mga yan. Katulad nito, dito malapit din sa taas. Kailangan hindi to na nasa labas. Kailangan nasa fridge to sa malamig na temperature na part ng ref. Kasi nga, instead na anti-bac siya, magkakabakteriya siya. Pati yung, basta yung mga gatas, mga ganyan, malapit dapat kung saan malamig na part yung ref. Maganda na may mga ganitong organizer talaga ang ref natin para yung mga bata rin natuturuan natin na kung paanong mag-ayos na mag-organize ba kahit sa anong bagay dito sa bahay. Ang sarap sa feeling pagka maayos talaga ang lahat. Nga pala guys, nagtataka kayo kung bakit walang meats dito sa freezer namin na to. Kaya bakit puro gulay lang siya? Kasi bumili ako ng isa pang ref pero hindi siya ref. Freezer siya. Ito, tingnan natin. Ang tawag dito ay upright freezer. Bakit ito yung pinili ko na freezer? Kasi number one, matipid siya sa kuryente kasi inverter siya. Pangalawa, mas ma-organize yung mga nasa loob. Hindi ko naman sinasabing hindi maganda yung chest freezer. Mas unang prefer ko ngayon yung chest freezer na yun kasi alam ko talagang marami siyang malalaman. Ang kaso, ang ano naman, disadvantage naman nun, ilalabas mo lahat kung may kailangan, kung nasa ipinakailalim yung kailangan mo. Hindi katulad nito, tingnan nyo. Yan, medyo magulo. Pero yan, dito kung magkakasya hanggat maaari, dito yung mga pang breakfast, tsaka yung mga ano na yan, mga ice cream ng bata. Tapos, naka-organize din yan, dito, mga chicken, dito, pork or beef, kung ano yan, ganyan. Tapos, yung mga seafood, dito ko nilalagay sa mas mababa para kung mag-depress ako, tumulo siya, at least hindi masyadong mataas yung panggagalingan ng malansa. Dito rin ako naglalagay ng mga tinapay, pini-freezer ko. Ito rin, pini-freezer ko din yung mga pizza crust na to. Pagka nag-homemade pizza kami. Yan. Nuggets, hindi mawawala ng nuggets. Nilagay ko siya dito kasi hindi na cash. Ayan, ganyan ang ayos ng upright freezer. Hindi ko na siya tinatanggal din sa bawat tray. Original tray niya. Para pasok na lang ng pasok. Kung meron na lang kayo na, limbawa, para bukas sa planong lutuin, ilabas na lang yung kung ano yung meats na kailangan nyo at ilagay sa ref. Huwag tayong mag-defrost ng meat sa labas, lalo't sa panahon ngayon napakainit, magkakabakteriya, hindi natin alam. Kaya, i-overnight mo, ilagay mo na sa gabi sa ref, sa fridge. Doon ka na lang magpa-defrost. Itong mga prutas na to, okay lang na wala sila sa ref. Kaya dito ko lang sila na nilalagay at nakakatipid pa tayo sa space sa loob ng ref. Tulad nito, hindi pa siya hinog, kaya okay lang. Okay lang yung mga yan, wag lang aabutin ng 2 weeks, ganyan. Siguro naman, hindi abot sa amin. So, ayun lang guys. Sana may natutunan kayo sa ref tour na ginawa ko at sa pag-aayos. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, please give me a thumbs up.
Don't forget to hit like and mag-comment kayo sa baba. Please mag-comment kayo sa baba. Gusto kong marinig kung ano yung hindi maganda, kung meron ba kayong suggestion dito, o kung ano-ano yung gusto nyo i-comment. Free kayo mag-comment sa baba. Gusto kong may nababasa din ako. At saka, paki-turn on nyo yung bell button para updated kayo sa mga darating ko pang videos. Kita-kita tayo sa susunod na video or vlogs. And ang pinaka-importante doon ay ang mag-subscribe! Salamat lagi sa suporta at sa panonood. Bye! Guys, welcome back to my channels. Let's start in the videos. So we have here the... What is this? What's it called this? The premium quality target special. And the, I don't know. And chicken X5. And the, ano, for the head. Mabilisan lang tayo dito, mga kaibigan. Ito, what is this? Chorizo. Excuse me, who is this kid? Ano ako? Ito, vlog mo yan. Ito po ang mga pinag-pinag-pinag-pinag.